12:15 o'clock. The hour and minute hands of the clock form an angle of what? Okay? Ano daw yung angle between the hour hand glass at saka yung minute hand of the clock? Very clear, no? At 2:15 o'clock. Either AM or PM glass. Ano yung angle between? Natural na yung acute angle yung ating gagawin, kukunin glass, kasi acute angle yung nandito eh. Kasi kapag meron tayong kamay ng relo na ganito glass, minute hand, hour hand, dalawa ang angle niyan eh. Either ito na angle or ito na angle, di ba? Obviously, we are talking about glass the acute angle. Nabura yung isa kong angle. We are talking about the acute angle yung pag-usaang kukunin natin dito. So, burahin ko yan. Mabilis lang actually class itong mga ganitong problem class sa tinatawag natin doon sa discussion natin class na broken clock method. Kung sinong hindi nakapanood nito tungkol sa ano to, concept behind itong method na to class, panoorin nyo lang class yung ano tawag ito, basic algebra review na mga concept na mga discussion, hindi yung mga problems. Okay? Clock problem. Alimutan ko ng title class, i-search na lang a broken clock method. Meron din tayo doon sa Tagalog, meron din tayong anong tawag diyan, sirang relo method. Okay? Sa sirang relo method class, dalawa actually yung pwede natin gamitin. Ang isa class ay 60 over 11. Okay, times hour mark kung saan naka-point yung minute hand. Is equal class to. Ito yung isa. Ang pangalawa naman class ay 2 over 11 of the angle kung saan nakaturo yung ating minute hand din. Yan class yung gamitin natin. Itong silang dalawa class, yung hour mark at saka ito class na tawag dito, yung angle, ay naka-measure to pareho galing sa 12 o'clock na mark. Tandaan nyo yan. Galing to sa 12 o'clock na mark, na hour mark na pagturo ng minute hand, doon mo susukatin galing. At ito naman class ay, ang angle na to ay galing sa 12 o'clock na mark din. Ilang degrees galing sa 12 o'clock na mark. This is only a matter of conversion. So, that's why nag-iba yung numero nila. So, dito class, no, ang ating tamang oras, ang lalabas niyan class ay tamang minute. Tamang minute. So, tamang oras class na minute ay 15. 15 yung sagot. Aha. So, theta ang ating kukunin. Ang theta dyan, that is 11 times 15 divided by 2. That will become 82.5. degrees to class. Pero take note class na itong 82.5 degrees galing ito. Okay? Galing to class sa hour mark. Hindi to class galing sa hour hand. Position to ng minute hand measured from the 12 o'clock pala na mark. Position ng minute hand measured from 12 o'clock na mark. Natural clockwise na rotation tayo na angle. Okay? Dito ang ating hanapin class ay yung angle between the hour hand and the minute hand. So, ang minute hand natin, nakaturo class, kung i-illustrate natin dito, nakaturo class at 82 something. So, nandito siya class. Ito yung 90 degrees. Okay? 90 degrees dyan. Nakaturo siya somewhere here. Nandito yung minute hand, 82 degrees. Okay? Dahil alas 2 ang pinag-usapan natin class, no? Alas 2. Nandito yung hour hand. Okay? Ang tanong, anong angle to? Anong angle to class? Tawagin natin to na angle alpha. Okay? Alpha siya. Anong angle ang alpha? Ang ating nakuha class na 82.5 ay ito yon. Ibahin natin kulay. We have this. Ito yung 82.5. Pareho pa rin. Mag-iba ka kulay. Okay? Ganis sa 12 o'clock na mark kasi yan. Nasabi natin kanina class. Ito yung 82.5. Ito yung theta natin. So, nandito tayo sa 2 o'clock na mark. This is 30 degrees, 30 degrees. So, 60 degrees. So, therefore, the theta or the alpha ay equals to the theta minus 60 degrees. Okay? Yun yung sagot natin. 22.5 degrees. Kaha? At para mas ma-visualize natin yun ng maigi class, ikuha natin to, ayusin natin pag-draw. May drawing pala ako dito. Okay? Ayusin natin pag-draw class. Ito yung ating relo. Yung class yung ating relo. Matalino, har-har, may logo dyan ng matalino. Mamahalin to class, high-end to na relo. Tapos, at sa broken clock method class, no, ang gagawin mo lang class, kasi sira nga yung relo, yung hour hand, naka-stack doon sa hour mark. So, 2 o'clock tayo, naka-stack siya dito class.
yung hour hand, mabumili siya. O, naka-stock dyan tas yung hour hand. Okay? Bali, hindi siya gagalaw dyan. Ang minute hand lang talaga ang gagalaw dito. Itong position na to class, supposed to be, ito yung 215. Pero class, sa broken clock method class, no, ang position na to, ito yung naghanap tayo class ng angle after 2 p.m. na ang angle between the hands of the clock ay equal to 30 degrees, di ba? Galing dito papunta dito class 30 degrees. Galing dito papunta dito 30 degrees, galing dito papunta dito 30 degrees, a total of 90 degrees 'yan. So kapag tanungin ka class ng what time after 2 o'clock? Well, the hands of the clock, the hour hand and the minute hand of the clock subtend an angle of 30 degrees. Ganito mismo yung figure mo. Ang actual niyan class na time ay ganito. 30 degrees. Yun yung actual na time. Pero sa broken clock method, yun yung ating pag-draw. Okay, hindi natin pinagalaw yung hour hand. That's why na-stuck sa dyan. Ang mangyari, ang sequence, ang minute hand, mapunta lang sa 3 o'clock na mark para makagawa siya ng 30. Lalabas talaga yung glass. Lalabas yon. Ang tamang time dito, ang tamang time. Natural, hindi 15 yon kasi lagpas na yon alas 2:15. Mag-subtend sila ng 15 degrees. Ang totoong time na yon. Dito class, no? Kasi 15 mismo exactly yung time natin dito, 2:15. Ibig sabihin class, itong minute hand sa broken clock method ay i-atras natin. Kasi naka-stuck dito ang kanin, naka-stuck ang hour hand. So, ito yung angle na theta na hinanap natin. Yung nandyan sa broken clock method or sa sirang relo method class. Oh, ito yon. Ito yung theta. The angle from the 12 o'clock na mark. Tapos ito naman yung alpha. Ito na mismo yung alpha class. Okay? The alpha is very clear. That is equal to tawag dito theta minus 60 degrees kasi galing dito papunta dyan. This is actually 60 degrees na angle. So theta or alpha is theta minus 60. Kuha natin yan, 22.5. Okay? Ganun lang. Oh. Sir, ayoko ng ganyang solution, sir, kasi hindi naman yan magagamit sa undergrad. Okay lang siguro yan sa review. Magti-take ng board exam. So okay talaga to class, magti-take sa board exam. Pero kailangan practice, ha? Kasi madalas dito na nalilito din class paggamit kasi hindi alam yung principle behind this method. So kung hindi mo alam class ang principle behind this method, class, balikan mo lang yung mga discussions natin sa principle. I think gagawa ako class ng mas maiksi doon na video kasi ang video na yon ay umabot yata ng 2 oras, eh, sobrang haba. Discussion kasi yun, rigid talaga yun na discussion class. Tapos nandun kasi lahat ng clock problem mula pag-umpisa yung pag-analyze class, pag-build ng equation. So mahaba-haba talaga yun. So dito class, no, ayusin natin to pag-solve, no, yung pang undergrad na solution. Okay, burahin ko lang muna yung mga writings nandyan. Puntahan natin yung tunay na solution class. Tingnan natin to. Ito yung ating relo. Okay, balik natin yung relo natin. Tapos anong oras daw, anong angle daw na ang minute hand at saka hour hand of the clock mag-subtend at 2:15. So at 2:15 class, nandito yung minute hand. Sa hindi class, sa hindi sira na relo, ang hour hand class hindi manatili dyan sa 2 o'clock na mark. Nakapag-move na rin siya class ng konti dyan. So nandito na siya class. Hindi siya nakatutok doon mismo sa 2 o'clock na mark. Okay? So ang tanong dito, what is the angle between the two? Okay? Now, nag-move na to class kasi ang minute hand natin ay galing sa 12 o'clock na mark hanggang sa 15. Nag-move na siya class ng 15 minutes. Sa principle class natin, sa clock problem, ang hour hand class mag-move din ng 1 over 12 of the movement ng minute hand. Ibig sabihin class, galing dito papunta dyan, nakapag-move na siya ng 15 over 12 minutes din yan. 15 over 12 minutes. Galing dito, 15 minutes ang minute hand. Galing dito class sa 2 o'clock na mark, ang hour hand ay nag-move ng 15 over 12. Okay? Kuha natin class ang distance na to. Let us call that class x. Tawagin natin yan na x. So from the figure class, ano yung value ng x? Okay? So very clear class. Ang 15 minutes galing dito papunta dyan, 15 minutes, okay? 15 minutes minus x, atras tayo, minus x, atras pa tayo class,
okay, minus 15 over 12, mapunta tayo, class, sa mark na ito. Okay? Ang mark na to, class, natural ay 10 minutes yan. Galing dito na. The measurement. Tingnan nyo, ha? We have this 15 minutes. Ito yan. Galing dito, papunta dyan. Atras tayo ng x. Okay? Atras tayo ng 15 over 12. Makuha natin, class, nandito tayo. That is actually 10 minutes. Meron na tayong x. We have this transpose 15 minus 10 minus 15 over 12. Ang x natin, class, ay 3.75 minutes na time. Ah, hindi ito yung tanong, class. Although ito na yung distance between the hour hand and the minute hand. Itong distance na to ay i-convert pa natin to into angle. Tinawag natin na angle ay alpha. So itong x minutes, i-convert lang natin yan into degree. So alam natin, class, na sa bawat dito 30 degree, meron kang 5 minutes na time. Okay? So, cancel yung minutes na time. Ang matira, class, ay degree na unit. So, we have 3.75 times 30 over 5. Makuha natin, class, yung angle or the distance pala in degrees. Ayos? At ito yung tunay na solution. Ito yung pang board exam na solution, class. Mabilis lang talaga to kahit wala ka ng drawing dito, class. Okay? Hanggang sa muli. Chicken joy, baby! Har 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 har. Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye.